Okay, so we now go here, no, to the third and last part of Module 4A. Okay, as we are going to discuss the history of agrarian reform in the Philippines. So ano nga ba muna ang agrarian reform, no, o repormang agraryo? Okay? Ito ay tumutukoy sa redistribution ng lupa, no, regardless of crops or fruits produced to farmers and regular farm workers who are landless, irrespective of tenural arrangement, all for the improvement of their social conditions. Sa madaling salita, class, no, ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasakang walang lupa ay ang pinaka-core element ng agrarian reform. Yan. So kaya siya tinatawag na reform dahil isang usual na bahagi, no, ng kasaysayan ng Pilipinas at ng agrikultura sa Pilipinas, ano, na lahat ng mga malalaking lupa ay pagmamay-ari lamang ng iisang pamilya o di naman kaya ng mga makakapangyarihang tao. So kaya siya tinatawag na reform, no, kasi land distribution, no, will bring reform to the very nature of agriculture. Ayan. So isa ito sa napaka-political at isa sa napaka-masalimuot na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, no, na until today ay hindi pa rin talaga natin ganap o lubos na natutugunan. Ayan. So dito sa cartoon dito, ano, inaakusahan ang akbayan na nagsusulong sa pag-extend ng CARP, no, at kalakip ng pag-extend, ano, yung kanilang pagbibigay karapatan sa magsasaka, ano, na i-benta ang kanilang mga lupa. So ironically, dinidistribute sa kanila ang lupa, pero dahil mahirap ang magsasaka sa kakulangan ng pondo, kapital, pang suporta sa kanyang pananim, ito ay binibigay na lamang or ibinibenta na lamang sa landlord for instant cash. So parang wala lang din. Pero linawin natin, ano? Ano nga ba ang agrarian reform? Batay naman sa mga sumasang-ayon dito. Yan. So ayon sa Pontifical Council for Justice and Peace noong 1997, ano, sa kanilang pastoral statement, ukol sa CARP or Comprehensive Agrarian Reform Program, sinabi nila na ang agrarian reform, no, is an instrument of social justice and an act of political wisdom. Sa pamamagitan di umano ng pag-distribute ng lupa sa mga magsasaka, ating nabibigyan, ano, ng pantay na oportunidad ang ating mga magsasaka, no, na matagal nang napag-iwanan sa usapin ng pag-unlad ng estado sa buhay. Okay? At kanila itong tinawag na political wisdom kasi nga sa kasaysayan ng Pilipinas na matagal tayong o karamihan sa ating mga lupang pangsaka ay nasa pangangalaga ng mga Panginoong may lupa, ano, isang napakatalinong desisyong politikal ang pag-divert ng kapangyarihan nito mula sa mga Panginoong may lupa patungo sa mga talagang nagtatrabaho sa ating mga sakahan. So, overview tayo, ano, ng usapin ng agraryong reforma sa Pilipinas. So, malinaw naman sa atin, ano, na ang pagsasaka ay isang napaka-esensyal na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng daang taon, no, na pagsasaka ng isang magsasakang Pilipino o magsasakang Pilipino, nananatili yung mga konsepto, konotasyon at stereotypes, ano, sa isang Filipino farmer na siya ay mahirap at underappreciated, no? Dahil ito sa pananatili, ano, ng isang malaking balakid ng usapin ng. Okay, dahil ito sa isang napakalaking balakid, ano, ng usapin ng land ownership. So habang nananatiling issue ang land ownership at sino ang magmamay-ari o magmamayhawak ng mga lupang sakahan, no, hinding-hindi maganap na mareresolba ang usapin ng agrarian reform. So pag-usapan natin, ano, yung mga pinakamahalagang punto ng kasaysayan ng Pilipinas ukol sa usapin ng agrarian reform, no, o reformang agraryo. Ayan.
So sa ilalim ng mga Kastila, no? Malinaw na sinira at binulabog ng mga Kastilang mananakop yung ating maayos na ano, no, na pre-colonial land owning patterns. Kumbaga kasi noon, no, talagang ang mga sinaunang Pilipino pre-colonial times nagsasaka for their needs. Okay? At dito sa kanilang sinasaka, na-ensure nila na mayroong itong surplus, no, may sobra doon sa kanilang pangangailangan na nagagawa nilang ibenta o ipamili sa mga mangalalakal, no? And in exchange, nakukuha nila yung mga goods na kailangan nila mula sa mga foreigners or sa mga ibang bayan. So, sa madaling salita, no, maliliit yung mga lupain, ano, at itong mga pinagsasakahang lupa ng mga sinuunang Pilipino bago tayo sakupin ay nasa ilalim ng sistemang communal. Okay, meaning lahat maaring magsaka, lahat maaring gumamit, no, kasi buong bayan yung makikinabang. Okay, so very progressive na nga yung idea. However, pagpasok ng mga Kastila, ano, kanilang inangkin, no, sa virtue ng Regalian Doctrine na lahat ng lupa sa Pilipinas ay pagmamay-ari ng Spanish Crown. Okay? So, given na lahat ng lupa, lahat ng dinefine nila na part ng teritoryo ng Pilipinas, no, ay bahagi ng Spanish Crown, sila ay may karapatan na ipamahagi ito, i-redistribute ito, at i-redefine ang mga border. Kung kaya, ang mga pinakauna nilang ginawa para ma-ensure na agad-agad na ma-establish yung mga bayan sa Pilipinas, ano, dinistribute nila yung pamamahala sa mga lupa sa pamamagitan ng mga encomienda, no? Itong mga encomienda, hindi siya literal na piece of land. Kumbaga, ito ay area na may kasamang tao, mga hayop, resources na ibinibigay sa pangangalaga ng encomendero. So, sino po ba ang encomendero? Okay? Sila yung mga binibigyan ng reward for helping the Spaniards conquer the Philippines. Sa makatawid, reward ito sa mga tumulong sa pananakop, sa pag-establish ng Philippines bilang Spanish colony. Okay? And yung iba namang mga lupa ay dinelegate, ano, sa mga missions o sa mga orders, no, ng mga pare. Sa mga Pransiskano, Dominicano, no, sa mga Recoletos, no? At maging yung mga Hiswita, no, kahit hindi naman sila order, eh, binigyan sila ng lupa, no, para kanilang pamahalaan. Okay? So itong mga lupa na nasa ilalim ng mga paile ay tinawag na hacienda. Okay? Hindi birong lupa ito, class, no? Sobrang laki. Halimbawa, yung buong Laguna, yan, hacienda yan. So ganun kalaki yung pagmamay-ari ng mga paile o ng mga ano, ng mga pare, ano? Yan. Kaya sila binibigyan ng ganong kalaking lupa kasi tungkulin nila na i-convert into Christianity yung mga nandoon sa mga hacienda nila. Okay? Pero sa kabilang banda, ang hinihingi nilang kapalit ay yung paniningil ng buwis sa mga nagsasaka doon, mga nakatira doon, at ito ay either in form of money or cash. Okay? Ganon din yung encomendero. Pero alam naman natin na by paper lang maganda yung mga Spanish policies kasi pagdating dito, yung mga natatalaga sa mga ganitong tungkulin ay hindi naman talaga nila layon na pabutihin ang kalagayan ng mga Pilipino. No? Gusto nilang mabawi yung investment nila sa pakikipagsapalaban sa Pilipinas nung ito ay sinasako pa lamang, kaya lahat ng ginawa nilang pang-aabuso ay naging posible. Okay? Sa isang banda, mayroon din naman mga Pilipino na napatuloy na nagmay-ari ng mga lupa, no? Ito yung mga tinatawag na principalia, no, o yung mga descendant ng mga datu at ng mga matataas na pinuno ng mga sinaunang barangay na naging loyal sa mga Kastila. So as a reward for their loyalty, they were given huge tracts of land, no? At magpasa hanggang ngayon, ano, marami pa ding mga old families ang may-ari ng mga malalaking lupa. Ang best example nito, class, ay Pampanga, no? Ang Pampanga kasi yung favorite province ng Spain. So since favorite siya, yung mga tao doon, no, especially yung mga elite families doon, they were able to retain their surnames. Okay? Kaya yung mga apelidong Kapampangan ay native talaga, no?
at the same time, no, na-retain nila yung status nila. So, during the course of Spanish colonization, the almost entire Pampanga was not touched, you know, by the Spaniards. Kumbaga, hindi sila ginulo, hindi sila ginalaw, no? And naging part pa nga, no, ng special forces ng Spanish army sa Pilipinas ang mga Kapampangan. Ayan. Now, alam natin na naging napaka-abusado ng mga paile na nagmamay-awi ng mga hasyenda at ng mga encomendero, no? At maging ng mga Pilipino na may-awi ng lupa. Kaya no, pagdating ng American period, tinangka itong baguhin ng mga Amerikano, no? Nagpatupad sila ng napakaraming mga groundbreaking na batas noon, maituturing na talagang siya shatter doon sa old or Spanish Hispanic patterns ng land ownership. Unang-una na dito yung 1902 Land Registration Act, no? Kung saan binigyan na ng mandato na lahat ng tao na may lupa kailangan magkaroon ng titulo. Okay? 1903 nagkaroon ng Homestead Act. Okay? Kung saan binigyan ng opportunity yung mga magsasaka, ano, na magmay-ari ng lupa, no? Then nung may Tenancy Act din ng 1933 kung saan nagset sila ng limitation sa size ng land ownership. However, again, similar to what happened in the Spanish period, though maganda rin yung intention sa mga Amerikano, no? Hindi nila ito fully na-implement kasi ang dami naging balakid. Unang-una, yung kanilang scientific approach, ano, ay masyadong naging alien para sa isang Pilipinong magsasaka na hindi nila na-educate ng husto. Okay? So kumbaga, nagkaroon ng cultural lag. Okay? Na hindi kayang makapagsabayan ng isang Filipino farmer doon sa technicalities nung pinatutupad nila. So sa halip na sila magpa-register doon sa mga lupa nila, no? Marami sa kanila na natiling naging tenant na lang, kumbaga nangungupahan na lang sa lupa, no? Nagsasaka sila tapos hindi sila yung may-ari noon. O di kaya pumapayag sila na i-hire na lang sila for labor, no, ng ilang mga sakahan. Nanatili yung ownership ng lupa sa mga Panginoong may lupa. At kung tatanungin naman ano nangyari sa mga hasyenda o no, yung mga lupa ng mga praile, ito naman ay napasa kamay ng mga malalaking political families. So kung noong Spanish period, namamayagpag yung mga praile, no, sa kanilang lupang pagmamay-ari at sa sakop ng kanilang o lawak ng kanilang nasasakupan, no, yung shift, yung power nag-shift naman sa mga Filipino families noong American period. Sila naman yung mas naging powerful. Kaya mas naging prevalent yung culture ng o yung stereotype na hasyendero noong panahon ng mga Amerikano. Hindi rin ito ginawa ng paraan masyado ng mga Amerikano kasi alam nila na kailangan nila ng tulong ng elite, no, ng mayayamang Pilipino para fully maging successful yung pananakop sa Pilipinas. No, kailangan nila ng mga Pilipinong loyal sa kanila na pakikinggan ng mas nasa mabababang estado ng pamumuhay sa Pilipinas. Para lalo lang din kayong mainis, ano, gusto ko lang erase yung point na kung ano yung hindi ginawa sa atin ng mga Amerikano, yun yung ginawa nila sa Japan. Na sa Japan, nung inoccupy nila ito after nilang matalo sa gera, talagang siniwa ng mga Amerikano, no, yung power ng mga landlord sa Japan by distributing equal parcels of land to all Japanese farmers. So madami silang Japanese, no, na push na magstay sa rural side at talagang naging mausbong yung agriculture nila. So naging positive yung effect nito sa Japanese families, no, and Japanese farmers and overall sa kanilang economy. Okay? Kaya sa Japan class, if you're a farmer, maganda yung reputation. Kay mayaman kayo ay maunlad, no? In contrast to the Philippines na pag sinabing farmer, sadlak or hirap. Okay? Then mayroong attempt, ano, na baguhin ito sa ilalim ng Commonwealth, no, sa ilalim ni Manuel L. Quezon. So sa pagtatatag ng 1935 Constitution, ditong unang pinasimulan, ano, yung pagpapatupad ng foreign land access, 'di ba? Na dati under the Americans, allowed yung mga Amerikano na i-exploit yung mga lupain sa Pilipinas at magmay-ari ng mga lupa, no? Dito sa Constitution ng 1935 binawal ito.
naging malinaw yung 60-40 land ownership, kung saan 60% dapat Filipino-owned and 40% lamang yung sa mga Amerikano. So, hindi pwedeng directly mag-invest ang mga foreigner ng negosyo sa Pilipinas without a Filipino partner. So, maganda yung intention. Gayun din sa mga farmers, no, yung mga tenant, no, yung sa sharecropping, kumbaga ano yung percentage na mapupunta sa nagsasaka versus doon sa may-ari ng lupa. So, nilinaw na 50 to 70% ang dapat na napupunta sa magsasaka habang 30% lang doon sa may-ari ng lupa. Kasi to begin with, hindi naman siya yung naghihirap, no? Pero as expected, hindi ito na-implement ng maayos at ito pa nga ay nagbunsod, ano, ng mga sunod-sunod na uprisings, no, sa bahagi ng mga farmer na siyang naging reason din for the birth of the NPA, no? So yung Hook Rebellion, ayan, silang sila yung unang-una, no? Na nag-aklas sa pamahalaan dahil sa isyung agraryo. Na sinundan naman ng mga sakdalista, no? Ito naman medyo fanatic religious movement ito, no, na response din ng mga magsasaka doon sa pang-aapi sa kanila ng mga landlord. So grabe class, no? napakagulo ng Pilipinas noong 1930s, ano. Though masasabi natin na magulo pa rin naman ngayon, pero dati talaga grabe yung mga napapanood, yung mga pinapamassacre na mga magsasaka, no, ng mga ano, ng mga mayayamang pamilya on open light or open day, 'di ba? Broad daylight ganun. Talagang nangyayari 'yun noon. Ganun siya kalala. So, ano yung mga nagbago, ano, nung natapos ang Japanese period at World War II? Okay? Well, nung Japanese period, wala masyadong difference, ano, kasi mas naging malala pa nga yung sitwasyon natin in terms of famine and hunger, kasi maraming mga lupa na kinonvert ang mga Japanese para taniman ng bulak. So, ang goal kasi nila dito ay maging taga-supply tayo ng ilan sa kanilang raw materials, no, na hindi nila kayang paramihin sa Japan. So, ang nasacrifice doon sa time na yon ay yung ating ano, no, supply ng pagkain. Kaya sa kalagitnaan ng Japanese occupation, no, napilitan sila ulit na i-retain yung mga crops na tinatanim sa ilang lugar at i-abandon yung bulak kasi aware sila, no, na laganap na yung taggutom at maraming namamatay sa malnutrition. So, anong ginawa ng mga sumunod na presidente, no, matapos ang gera? So sa panahon ni Rojas, wala siyang masyadong nagawa, no, maliban sa pagpapatupad ng RA 55 na naglalayo na bawalan na, no, yung all of a sudden na papalayasin na lang yung tenant sa lupa, no. Alam nga natin sa nangyari sa kasaysayan, no, na hindi nagtagal si Rojas kasi sa ilang taon lang niyang pamumuno ay namatay kagad siya sa cardiac arrest. So sinundan siya ng ang ginawa ni ano ni Makapagal, no, ani Magsaysay, I mean, na naglayo na ano na dalhin ang maraming Pilipino papunta sa Mindanao. So ilang parts ang Mindanao, specifically northern Mindanao, no, at yung ilang bahagi ng Bukidnon at Agusan. Ito ay para do sa matagal ng plano ni Manuel L. Quezon na Mindanao resettlement. So dito ang goal ay i-cultivate yung lupa by inviting a lot of Filipinos to go there and start farming. Yan. Hindi ito winelcome ng mga Muslim, ano, kasi bakit nga hayaan yung mga hindi naman taga Mindanao, no, na gamitin ng mga lupa sa Mindanao. Pero eventually nagpatuloy yung Mindanao resettlement at maraming na relocate na halo-halong mga ethnicities doon sa part na yun ng Mindanao, no? Dito kasama yung Cotabato, Bukidnon, ayan, yung mga may malalaking tracts of land for farming. So, dahil dito, nagkaroon ng influx ng populasyon ng mga Bisaya at Ilocano at ng iba pang mga Tagaluzon, ano, doon sa part na yun ng Mindanao. Then, si Magsaysay din yung unang nag-attempt, no, ng land reform. Sa pamamagitan ng Republic Act number 1400, Land Reform Act of 1955, tinangkanan nilang simulan yung pag-redistribute ng mga lupain sa mga magsasaka. Pero walang masyadong naging progress din ito dahil kagaya ni Rojas, no, namatay din si Magsaysay sa kasagsagan ng kanyang leadership.
No, siya naman ay namatay sa isang plane crash, no, sa Cebu. So, after magsaysay, nandiyan si Garcia. Si Garcia, wala naman siyang masyadong pinatupad. So, si Makapagal na ang ating next, ano. Siya yung nag-take further nung sinimulan ni Magsaysay by signing the Republic Act 3844, no, yung Agricultural Land Reform Code. Ito ay mas naging matibay at specific kasi dito tinatakda ano yung mga dapat i-distribute na lupa sa mga anong areas at sa mga kanino magsasaka. No? As expected, ito ay naka-receive ng negatibong reaction mula sa mga landlord na karamihan ay nakaluklok ano sa mga ilang government positions. So while the intentions were good, ano, hindi man ito ganap na nasa katuparan, no? At medyo nagkaroon lang ng aggressive pag-push ano nung nagkaroon ng martial law sa ilalim ni Marcos. So sa ilalim ni Marcos, no, through Presidential Decree 27, tinakdan niya na lahat ng sakahang lupa sa Pilipinas ay nasa land reform area. So meaning dapat inaaral na ito for distribution. Okay? Pinatupad rin niya yung Republic Act 6389, yung Code ng Agrarian Reform, at RA 6390 ng 1971 na nanagpapatibay doon sa mandato ng pamahalaan na i-distribute yung mga lupa sa mga magsasaka. At dahil political yung kanyang desisyon, ano, ang pinakauna niyang tinarget na ipamahagi ay ang Hacienda Luisita na pagmamayari ng kanyang political rival na Benigno Simeon Aquino Jr., no, si Ninoy. Okay? Aware siya, no, na isang malaking asset ito ng mga kuwangko kaya ito yung una niyang ginipit. Ginipit in terms of pagkakaso, tapos ilang beses niyang sa pamamagitan ng Supreme Court, ano, in order na isurrender yung hacienda. Okay? Pero alam naman natin ano nangyari. EDSA happened and unfortunately, you know, isang kuwangko ang naupo sa EDSA. Though hindi ko sinasabi na pangit yung nangyari sa EDSA. Tama yon kasi nag-gather yung mga tao para magpatalsik ng diktador. Tinitingnan kong hindi magandang nangyari, ano, dahil landlord kasi yung pumalit. Okay, so parang wala din, ano, kasi dito sa usapin ng land reform, kung landlord yung naluklok sa pwesto ng pagkapangulo, no, mababa yung expectations mo, no, na fully mai-implement ang isang polisiya ng land reform, no. Bagaman nagkaroon ng onting hope yung mga tao kasi ang nangyari nung naupo si Cory nung 1986, no, malinaw sa konstitusyon, ano, na may provision na dapat may land distribution. So, karapatan yun ng farmer. Talagang stinate yun. So, that will give a way, ano, para makapagpatupad ng isang batas na magiging pushing factor para talagang ma-distribute yung lupa. Okay? Gayun din, after niyang maupo, dinissolve ni Cory yung kanyang share sa Hacienda Luisita, no, sa kanyang mga anak at sa mga foundations na sinusuportahan niya. Okay? Making her a non-owner of any part of Hacienda Luisita. Okay? Pero hindi pa rin ito tinanggap ng masa, no, lalo na ng mga magsasakang Pilipino, na sobra yung hope after mapatalsik ni Marcos. Kasi aware sila eh na nung time ni Marcos, wala ding fruitful na nangyari sa mga magsasaka, no, kahit may masagana 99. Kasi naging disaster ayun, no. So ang ginawa nila, nagmarcha sila papuntang Mindola, okay, para kalampagin ang bagong luklok na pangulo na bigyan ng isang actual na land reform ang Pilipinas, no. Pero naging violente ang mga sitwasyon, no, batay sa reports kasi lumagpas di umano itong mga magsasaka doon sa tinakdang linya ng pag-arali sa kanila sa Mindola na siyang naging rason para paputukan sila ng Marines, okay. Pero by all means, class, alam nyo, isang malaking kasiraan ito kay Cory na tinuring ng mundo na icon of democracy, no? Tapos almost a year pa lang after mangyari nung revolution, diba? Biglang
biglang naging anti-farmer siya, no? All of a sudden, no? So na brought up yung issues na landlord siya, na mula siya sa isang elite na clan, ano? At na ipokrito siya for presenting herself as an icon of democracy, and yet pinatay niya yung mga magsasaka na pwede naman sanang i-disperse sa ibang paraan. Okay? So itong scandalous na pangyayari sa Mendiola massacre, no, left around 10 people dead, no, at umingay ito sa international community. So dahil din dito sa Mendiola massacre, madaming mga mahuhusay na membro ng gabinete ni Cory ang nag-resign sa kanilang mga posisyon kasi gusto nilang i-distansya yung sarili nila kay Cory. So she developed a lot of opposition during that time, ano, kasi nga hello, magsasaka yun, diba? Tas pinatay ng walang habas sa panahon na tapos na dapat yung martial law. So dahil sa nangyari sa Mendiola, no, noong 1987, okay, umugong yung national pressure upang maipasa ang isang batas na talagang magpapatupad ng agrarian reform, ano, na naglalayong i-distribute yung lupa. Okay? Hinamon si Cory ng sambayanan, ano, na patunayan yung kanyang intention. At noong 1988, ipinasa ang Comprehensive Agrarian Reform Law, o CARL, na naglalayo na bigyan lahat ng magsasakang walang lupa ng lupang sasakahin. Pero may isang kontrobersya dito sa Agrarian Reform Law ni Cory dahil may provision nito na tinatawag na SDO, no, or Stock Distribution Order. Okay? Kung saan, instead of actual land, no, yung pagmamayari ng lupa ay idadilute into a form of stocks kung saan gagawing stockholder ang mga magsasaka. So, instead of holding actual land, ang binigay sa magsasaka ay rights para doon sa stocks, no? At sila ay kikita batay doon sa na-earn ng hasyenda bilang buo. Okay? So, more of collective income. Okay? Agad itong nakatanggap ng criticism sa napakarami kasi ang inaakusa kay Cory, ano, ay isa itong technique upang hindi talaga mawala sa kanilang kamay ang Hacienda Luisita. Which is true, ano, kasi bakit yung land distribution tapos hindi ka magbibigay ng lupa, ano, tapos bibigyan mo ng stocks itong magsasaka na kung tutuusin, napaka-impractical para sa isang magsasaka kasi ang gusto niya mismong lupa, no? Pero nagpa-referendum sila at sinasabi daw sa referendum na majority ng magsasaka gusto ng stocks. So, it happened. It was even defended by the Supreme Court, no? At sinasabi na ito ay constitutional dahil ito ay kagustuhan ng mga magsasaka. So, instead of actual land being distributed, no, naging stockholder ang mga farmers sa Hacienda Luisita, no? At gayon din sa ibang mga hacienda pa sa ibang parte ng Pilipinas. Yan. So ilan lamang sa mga larawan, no, ng Mendiola massacre. So makita nyo naman, ano, harmless na nagtungo itong mga magsasaka, ngunit sila ay violenting na disperse, no, kung saan marami sa kanila ang namatay habang yung iba ay yumuko na lang, ano, sa takot na sila ay mabaril. Then sa iba bang larawan, ito naman ay isang bahagi ng Hacienda Luisita. Okay? Then sa pagpapatuloy ng mga pangulo, ano, at ang kanilang pagtalakay sa agrarian reform, so syempre naipasa nang naipasa yung pag-pile up ng problema, no, na hindi naman talaga totally natapos yung land distribution. Sa panahon ni Ramos, kinaharap niya yung issues ng kakulangan ng budget sa pagdi-distribute ng lupa. Okay? At yung kaiksian ng batas, ano, in terms of its implementation. Kaya sa panahon niya, sa Republic Act 7905, inextend pa lang 10 years yung land distribution, okay, para ma-meet nila yung deadline at mabawasan yung backlogs. At sa tulong ng Republic Act 8532, no, tinaasan yung pondo, no, ng 50 billion, ano, kasi hindi kasya yung initial budget, no, na 50 million do sa land distribution kasi napaka-arduous task ng pagdi-distribute ng lupa, no? Ayun. Then sa pagpasok ni President Estrada, no, na hindi rin nagtagal yung kanyang presidency, ang nagawa lang niya ay limitado. So Executive Order number 151
nagkaroon ng Farmers Trust Fund. So nagkaroon ng ng initial na pondo ang mga magsasaka. Then kanya ding inattempt ipatupad yung magkabalikat para sa kaunlarang agraryo or magkasaka. Dito ini-integrate niya yung business models ano sa mga produce ng farmers nang sa gayon ay maging business minded daw yung mga magsasaka. Pero hindi ito na fully na implement dahil napatalsik siya sa EDSA DOS at nag-take over si Gloria Macapagal Arroyo na sadlak din sa isang controversial na sitwasyon nung siya ay naging presidente at nangyari ang Hacienda Luisita Massacre noong 2004. Okay? Ito yung naging parang sequel ng Mendiola Massacre kasi dito naman nung nag-iingay yung mga magsasaka, no, considering the fact na ilang taon na nabinbin yung pagdidistribute sa kanila ng lupa, no, at marami pa rin silang issue, hindi pa rin nila nakahawakan ng sa kanila, no, kanilang pagmamay-ari yung mga lupa, no, sa Hacienda Luisita. So, ilang magsasaka ulit yung napatay, prompting Gloria to make immediate actions. Ayan. So, marami siyang mga pinatupad, no, na mga very comprehensive na batas, no, sa tagal ng kanyang panunungkulan. Ay siya na dito yung Kalahi R zone kung saan nag-designate siya ng mga agricultural zones. Pinaigting niya yung CARP, no, sa pamamagitan ng pagbibigay ng support service. Kumbaga, kailangan din ng additional pondo para sa mga kakailanganin pa ng farmers aside from land alone, no? At pinangako niya sa kanyang panunungkulan yung agrarian justice, yung agawan na pagkakakamit ng lupa, no, na pagmamay-ari ng isang Pilipinong magsasaka. Then sa ilalim ni Aquino, isa rin ito sa mga naging hot topics, ano, kasi nga ina niya si Cory na siyang unang presidente na nag-implement ng CARL, ano, at kanyang pinangako sa kanyang kampanya yung continuation nito. Okay? Sa panahon niya, kanyang pinangako yung agawang pag-distribute ng Hacienda Luisita land na medyo nakitaan ng hope ng mga tao, ano, kasi malinaw, no, na may internal conflict na sila ng kanyang tiyuhin na si Piping Cuangco. So hindi din okay yung mga Aquino, no, at mga Cuangco na within them, no, within the family. Ayan. Then si Aquino daw yung responsible for Agrarian Production Credit Program kung saan binibigyan ng pautang ang farmer depende sa kanyang napoproduce. At isa siya sa mga unang pangulo na nag-digitize ng pagmamonitor ng mga cases ng land disputes. So, ginawa siyang computerized, gumawa sila ng database para makita kung ano-ano yung mga may issue ng agawan ng lupa, alin yung mga hindi pa nare-resolve, alin yung mga may problema sa pagsiset ng linya. Pero malaking issue sa panahon ni Aquino, ano, yung distribution ng Hacienda Luisita dahil maraming mga farmers pa din yung patuloy na nanawagan, no, na agawan itong i-distribute. Okay? And nung panahon ni Gloria, no, nagkaroon ng Supreme Court TRO, no, na nagpahinto sa pag-distribute ng lupa sa Hacienda Luisita dahil sa mga ilang issue. Pero eventually, dahil sa desisyon ni Chief Justice Renato Corona, no, inalis yung TRO na yun at tuluyang dinistribute yung lupa. Okay? Ayon sa mga speculation, ito daw ay big blow, ano, ni Corona kay Aquino, no, kasi ito yung nag-alis doon sa kumbaga takip doon sa pag-aawas ng lupa ng Hacienda Luisita patungo sa magsasaka. Okay? At inaakusahan si Corona na partisan, ano, kasi siya ay appointee or midnight appointee ni Gloria. Okay? So bilang gante, ano, ito yung sinasabi na dahilan kung bakit pina-impeach ni Aquino si Corona sa virtue ng sal-in na naging dahilan din ng pagkakatanggal ni Corona sa pwesto at kalauna na yung kanyang pagkamatay of heart attack. Okay? Na siya naman ngayong ginante ng Administrasyong Duterte sa appointee ni Aquino na si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Then sa ilalim ni Duterte,
alam naman natin na hindi masyadong nakatuon ngayon sa land distribution dahil mas busy sila sa red tagging. So, ang isang mga notable highlights ng Duterte admin sa CARPA, no, ay yung aggressive land distribution, kung saan mas marami pa silang mga lupa, no, na nilabel for redistribution. Okay? Though marami ding issues ang pinupukol kay Duterte kasi sa kanyang panahon, ano, maraming mga katutubo naman ang na-displace, no? Nagkaroon ng overlapping sa issues ng ancestral domain at ng i-distribute na lupa sa mga magsasaka. Okay? So maraming mga katutubo yung nawalan ng lupa na hindi dapat magalaw, no, batay sa batas ng ancestral domain. Pero to have a more specific case, ano, dito sa ating timeline na pag-uusapan, nais kong bigyan ng focus ang Hacienda Luisita. Given na isa ito sa pinaka-popular at pinaka-common na pinag-uusapan, no, pagdating sa usapin ng land distribution at land reform. Diba? So hand in hand, habang pinag-uusapan natin yung kasaysayan ng Hacienda Luisita, ay pinag-uusapan din natin yung progress ng agrarian reform sa Pilipinas. So our timeline starts in 1950, ano, kung saan sinimulan ni Rojas ang pag-sign ng RA 55 para paigtingin yung pagbabawal na ma-evict yung mga magsasaka, no, basta-basta, lalo na yung mga tenant. 1955 naman, pinirmahan ni Magsaysay yung First Land Reform Act. 2 years after that, no, si Magsaysay na close kay Ninoy Aquino, no, ay nakita yung potential ng Hacienda Luisita, no? Kasi itong Hacienda Luisita ay dating pagmamay-ari ng isang malaking cigarette company, ano, under the Spanish period, na ang pangalan ay Tabacalera. So itong Tabacalera, considering na alam nilang mahina na yung profits nila, ano, they decided to sell the land to Filipinos, okay? At naging broker dito sa pagbebenta, no, si Pangulong Magsaysay. Naging broker kasi kumbaga naging ano, no, naging guarantor ng utang, no, na pinambayad sa Hacienda Luisita ang gobyerno. So dahil close si Magsaysay at si Aquino, isa si Magsaysay sa namili ng magandang pagbibentahan ng lupa. Ang una kasi dapat bibili ng Hacienda Luisita mga Lopez, eh, no? Yung mga Lopez ng Iloilo na may-ari ng ABS at Meralco. Tinutulan ito ni Magsaysay kasi natatakot siya na baka maging masyadong makapangyarihan ng mga Lopez kasi marami na silang pagmamay-aring malalaking negosyo. Kung kaya dinivert niya sa isa pang elite, no, na political clan ng mga Cuangco Aquino, no, sa Tarlac. Yan. So again, naging guarantor ng pinambayad sa Hacienda Luisita ang gobyerno. Kumbaga utang nyo yung pagbili ng mga Cuangco Aquino sa Hacienda Luisita na sila rin yung nagbayad. Though gobyerno yung unang nag-secure ng down payment. Yan. Pero dahil part yung gobyerno dun sa pagbibili, may kasama sa condition doon na dapat i-distribute ng mga Aquino yung mga lupa sa mga magsasaka. So isa yun sa kasunduan nila ni Magsaysay. However, Magsaysay died, no? At 10 years ang lumipas, hindi pa rin na natapos yung kasunduang distribution, no? At kahit pinirmahan ni Makapagal yung Agricultural Land Reform Code noong 1963, wala ni isang piraso o ektarya ng lupa ang naipamahagi ang mga Cuangco Aquino noong 1967, no? Ang argument nila, walang qualified na magsasaka doon sa siniset na parameters ng land distribution. Okay? Kaya nung si Marcos ay nag-implement ng martial law at naging isang major political enemy niya si Ninoy, no? Sinadya niya, no, na targetin ang Hacienda Luisita. Nung sinampahan niya ang kaso ang Tadeco. Yung Tadeco yung kumpanya, no, inside Hacienda Luisita. Ayan. Then 5 years later, in order ng Manila RTC, no, na i-surrender yung Hacienda Luisita sa Ministry of Agrarian Reform para ma-distribute na ito. Okay?
At inilaban ito sa Court of Appeals ng mga Kwangko saying na ginigipit sila ni Marcos. Pero syempre, to no avail, ano, hindi din naman na seize ng mga Marcos yung Hacienda Luisita. At pero hindi rin naman sumang-ayon sa mga Kwangko Aquino ang Supreme Court. So naaw si Marcos noong 1986, si Aquino ang nag-take over at binenta niya yung shares niya. Okay? So ayun na nga po, mas lalo naging masalimuot yung issue kasi yung lupang dapat nakaambang na for distribution, parang nawala ng pag-asa, no, yung mga farmers ng Hacienda Luisita kasi alam nila na si Cory, no, na part ng clan ng mga Kwangko Aquino ang bagong presidente at definitely hindi siya gagawa ng isang bagay na ikakalugi ng kanilang pamilya. Okay? Nangyari ang Mendiola Massacre 1987 which prompted for the signing of the CARP, no, 1988. At 1988 hanggang 2020 hindi pa din po tapos ang land distribution. At magpasa hanggang ngayon, ano, hindi nagiging successful kasi maraming mga napamahagian ng lupa sa ilalim ng CARP ang binenta ang kanilang lupa sa mga dating landlord na may-ari. So, in exchange for quick cash. So, sa makatuwid, hindi din na-realize, no, yung goal, ano, na lahat ng magsasaka ay dapat may lupa. Okay? So, sana inayos nila yung batas, ano, at talagang pinagbawal nila na maibenta ito ng farmer. Okay? Kahit anong mangyari. Kasi may ceiling, no, or may time limit na kung kailan pwede na ibenta, pero still, yung paglalagay pa rin ng provision na pwede siyang ibenta, no, invites the idea na hindi din magtatagal sa farmer yung lupa kasi kulang siya sa resources to maintain it. So, instead of working hard to maintain it, na hanapan niya ng sariling puhunan, no, minabuti na lang niyang maging tenant ulit at ibenta yung lupa for instant cash. So, pinagpalit nila yung lupa na pwede sana nilang sakahin for eternity doon sa pera na madali lang din maubos. Pero hindi rin natin masisi yung mga magsasaka kasi, well, it's a reaction to poverty, no? Alam naman natin na napakababa ng kinikita ng maraming magsasaka sa Pilipinas. So, yun na yung nabanggit ko dito, ano? Binibenta nila yung lupa kaya halos wala silang nagigain, no? Ang maganda sanang mangyari ay talagang real-time yung support ng gobyerno doon sa mga lupa, sa mga magsasakang nakatatanggap ng lupa para nang sa gayon ay hindi nila maisipang ibenta, no? Gayon din, no, dapat nag-i-invest din yung pamahalaan sa mga infrastructure at sa mga technology for easy farming kasi ironically, ano, nung mga nangyayari itong mga bagay na to, nasa Pilipinas yung Center of Rice Research in Asia. Ito yung ERI sa Los Baños, no, UPLB, na kinoconsider na punong-puno ng mga experts. Pero unfortunately, yung mga nag-aral dito na mga Thai, Indonesian, Cambodian, no, Vietnamese, pagbalik nila sa mga bansa nila, sila pa yung mas naging successful yung agricultural industry, ano, at talagang with the full support of their government, talagang mas okay pa yung ano nila, yung agricultural produce nila kaysa sa atin. So, nakakalungkot. Sa atin sila natuto pero mas gumaling sila. Yan. So, ilan lamang ito sa mga larawan, ano, ng Hacienda Luisita at ilan sa mga bahagi ng kasaysayan nito. So, dito sa bahaging ito, no, ito yung picture ng historical marker na nag-designate doon sa pagiging Spanish land, ano, nung Hacienda Luisita. So ito ay pagmamay-ari ng Kompanya General de Tabacos de Filipinas o mas kilala bilang Tabacalera. Ayan. So in Spanish ayan, no. Fundada por el Marqués de Comillas en 1881 para fomentar la agricultura, industria y comercio de Filipinas. Se empeñó papel importante en el desarrollo económico del país. Okay, so ang sinasabi lang dito ng marker na yan, yung kumpanya ng Tabacalera ay isa sa mahalagang economic drivers, no, ng Pilipinas under Spain. Then, to the next picture, ito yung picture ng Hacienda Luisita under the Americans. Okay? Under the Americans, yung Tabacalera
nag-shift siya no from cigarette manufacturing to sugar farming. Kasi biggest consumer ng asukal sa buong mundo ang Amerika. So considering the fact na sobrang laki ng market sa US, no, lahat ng asukal na napoproduce dito, ginagawang premium quality at ine-export sa US. Kaya nung time na yon, nakilala yung Hacienda Luisita for producing a sugar, specifically called Luisita sugar. Ayan. Okay, so very specific yun, Luisita sugar. Parang naging brand na siya, no, ng asukal. Ayan. Then, yun nga po, binenta siya noong 1957 at ito yung kanyang laki. So, 6,453 hectares ng lupa yung sakop niya, no? 11 barangays, no? At with the 11 barangays, ano, halo-halo yung lupa dyan, no? May residential, industrial, agricultural, no? So, ito naman yung itsura ng taniman ng asukal, okay? At ito naman kapag anihan. So, parang yung Hacienda Luisita yan. At isa nga po sa mga patuloy na issue na kinakaharap ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita ay yung controversial na stock feature ano nung CARP, kung saan makikita na ang weekly na sahod ng isang magsasaka ay 950 pesos. At once a week lang silang nagtatrabaho. So, how will you survive with 10 pesos, diba? Considering the fact na sobrang pagod na pagod ka sa kakatrabaho dito sa asukalan, no? So until now, hindi pa nasosolve yung issue ng Hacienda Luisita kasi ang huling balita ay maraming mga lupa, no, yung niland convert, no, yung titulo para hindi siya masama sa distribution. So umunti ng umunti yung lupa na available para sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Okay? So, itong mga pangyayari sa Hacienda Luisita ay reflection din ng kalagayan sa buong Pilipinas kung saan marami pa ding Filipino farmers ang hindi nagmamay-ari ng lupang kanilang sinasaka. No? Mapaluson, Visayas o Mindanao, saan ka man pumunta, makikita mo na yung mga malalaking lupain ay pagmamay-ari ng politiko, di kaya ng isang malaking pamilya, na siyang nagiging impediment, ano, para talaga tuluyang umangat yung buhay ng isang Filipino farmer. Isama mo pa dito yung problema ng middleman na siyang pumapatay, ano, sa kita ng farmer dahil tinataasan yung presyo ng middleman pagdating sa distribution nito sa pamilihan dito sa Maynila habang binibili ng pabarat, no, yung mga output ng isang magsasaka doon sa mismong area ng kanyang produce. So basically, we still have a long way to go to solve these problems and hopefully dumating tayo sa panahon na magkaroon tayo ng authentic na land reform na lahat ng magsasakang Pilipino, no, ay mabibigyan ng kanilang sarili-sariling lupa with full support of the government, nang sa gayon ay mabura na natin, ano, yung kaisipan na ang isang Pilipinong magsasaka ay mahirap at naaapi. Maraming salamat sa pakikinig and hopefully ay natuto kayo ngayon sa ating lecture. Thank you very much and kita-kits tayo sa ating next lesson. Maraming salamat.